Hey, what's up mga kasalon? Welcome back ulit sa akin channel, RCG Hair Studio. So, ngayon guys, magbibigay na naman tayo ng kunting tips at kunting kaalaman, no? Parte pa rin po sa buhok, no? Sa mahilig po dyan magpapaganda, no? Bigyan ko lang kayo ng kunting alam, no? At marami kasi nagpo-comment minsan sa mga video ko, minsan nag-PM pa, no? Kasi para sa mga ibang hairdresser daw, parang big deal daw, no? Napaka-importante daw kung paano daw mag, halimbawa bagong riban ka, no? Pag nagtulog ka na sa gabi, ano daw ba ang dapat na position para hindi malukot-lukot yung buhok nyo, no? Ayan, isa-isahin natin yan, pero bago yan guys, intro muna. So ayan nga mga kasalon, no? Pag-uusapan natin, ano ba ang dapat na magandang posisyon sa pagtulog pag bagong riban? Yan. Kasi guys, may nag-comment sa isang video ko, sabi niya, Sir, nagpariban po ako, no? After 3 days, binalawa niya, medyo nag-weeby yung buhok niya, no? After siya naligo, no? Medyo bumalik yung kulot, no? So binalik niya daw sa salon na pinagawaan niya, tapos sabi daw ng hairdresser, hindi mo ba ma'am tinalian yung buhok? Sabi ng customer niya, hindi po. Ano ba ang posisyon mo pagtulog? Nakaangat ba yung buhok mo? Hindi mo ba pinapatungan ng ulo mo mismo? Sabi naman ni ma'am, yung normal daw na tulog. No? So sa akin naman, ang may advice ko dyan ay, sa totoo lang yan, no? Pag bagong riband ka, kasi hindi mo yan mabasa ng 3 days eh. So ano ba ang dapat na magandang position para hindi maglukot o mag weeby, balik ulit yung buhok natin. Kasi napapatungan po ng ulo natin pag natulog, naiipit po. So sa akin po, ang masasabi ko dyan ay normal na tulog po. No? Normal na dati mong ginagawa na, halimbawa, no, matulog ka na, suklayin mo muna yung buhok mo. Ayan, suklayin mo na nakalugay, tapos hindi na po kailangan na pataasin mo pa yung buhok mo. Itaas mo pa ganyan pag nakahiga ka, no? Hindi naman po ganyan, no? Hindi naman po tama yan. Oo, minsan yan naipit. Pag gising natin sa umaga yan, medyo naipit. Eh, minsan nagdi-deform yan. Pero, suklayin mo lang yan. Suklayin mo lang. After 3 days na mawawala lang yan ang mga deform na nagbibib sa buhok mo pag naliguan mo. Kasi dyan mo makita talaga yung actual result ng rebanding, no? Pag naliguan mo na siya. Basta huwag nyo lang talian guys ha. Huwag nyo lang lagyan ng headband na lalong maano yung buhok mo. Huwag mo talian na sobrang tali. Basta nakalugay lang siya. Kahit may ipit mo yan pag natulog mo. Basta maganda yung pagkariba ng buhok mo. Hindi yan babalik. At babalik sa kulot. No? Minsan kasi guys, mga alibay na lang yan ng mga hairdresser natin na hindi talaga maganda yung paggagawa nila. Minsan pa nga daw, sabi nila, dapat hindi mo yan mabasa, no? Ng 3 days. Para hindi bumalik yung kulot. So, yan palang mali na, no? Kasi guys, kahit bagong riban niya, kahit mabasa mo yan, halimbawa, nagpariban ka ng umaga, accidentally, nabasa mo yan pagkahapon, halimbawa, nakalimutan mo na napaliguan mo siya, no, nabasa mo siya, hindi yan babalik. Hindi yan babalik basta-basta sa kulot. Basta maganda yung pagkagawa ng buhok mo. No? So, bakit sinasabi na, bakit 3 days daw yung dapat malawan? Anong purpose niyan? So, ang purpose niyan ay for better result lang po, for best result lang siya para kumpleto yung procedure ng rebanding nyo. No, kasi para ang purpose niyan para hindi siya mag dry kasi pinapa-oily mo pa yung buhok niya para pag naligusan mo after 3 days, parang na-moisturize yung buhok mo. Nag-ano yung buhok niya. Pero sabihin nila na kasi naliguan mo siya agad kaya bumalik yung buhok. So, wrong. Yan, at least alam nyo na kung ano ang tama, no? Nagsasabi dyan na
dapat yung pagtulog mo, ang buhok mo nakataas talaga. So, mali po yan. Dapat normal po natulog. Pagising sa umaga, makita natin medyo nagdi-deform yung buhok. So, klayan nyo lang po. Hayaan mo lang po medyo nag-pag-anon yung buhok mo niyan. Makita natin yan. Medyo nagpag-anon yan, nag-wave kunti. Pero pag tama yan, pag after 30 days na liguan mo yan, mawawala yan. Basta tama yung pagkagawa sa buhok mo. Pero wag mo naman nyo po talian ha, talian as in tali talaga at saka yung headband na masikip. Kasi minsan dito yan talaga mapuporce na ano talaga yan. Magwi-weave talaga yan kahit maganda ang pagkariban ng buhok nyo. So yan lang guys, sana may natutunan kayo kahit konti. Kung may katanungan pa kayo, please comment below at sasagutin natin yan. Ayan, maraming salamat sa inyo mga kasalon. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, baka naman po. At pindutin na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga bagong tips at video na i-upload natin. Ayan. Don't forget like po. Babos. Thank you. Bye-bye. God bless.